Magandang hapon po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong segment Tanong at Sagot sa Biblia. At sa ating pong mga sumusubaybay, sa ating pong mga nanonood, mga kapatid, aking pong ipinapakiusap na pakibahagi po sa ating pong mga kaibigan upang kahit papano po maipalaganap po natin ang katotohanan, maipalaganap po natin ang salita ng Diyos, lalo na kapag ito ay may kinalaman po sa doktrina, aral at katuroan, mga kapatid. Kaya once again, sa hapong ito ay welcome po ang bawat isa sa ating pong tanong at sagot sa Biblia. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo or kay Jesus Christ. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay papano si Jesus naging 100% na Diyos at 100% na tao. I would like to repeat, mga kapatid, papaano si Jesus naging 100% na Diyos at 100% na tao, mga kapatid. Kasi alam nyo po kung bakit nagkakaiba-iba ang katuruan ngayon, mga kapatid. Kasi ang iba, mga kapatid, ay sabihin po natin naging dogmatic, naging bias. Ang iba ay kinikilala lamang ang Panginoon bilang tao. Ang iba naman, kinikilala naman ang Panginoon na Diyos. Huwag po tayong maging extreme, mga kapatid. Kasi ang iba, extreme nga po na si Kristo ay tao lamang. So, naging extreme po sila doon. Ang iba naman, naging extreme na si Jesus ay Diyos, hindi tao. Mga kapatid, tandaan po natin na we don't need na maging dogmatic, maging bias, at maging extreme, mga kapatid. Dahil, again, atin po ngayon bibigyang linaw kung si Kristong po ba ay 100% ba na Diyos at 100% ba na tao. So atin po yan ngayon, mga kapatid, bibigyang linaw. Before we go on, mga kapatid, dahil ang pagkaunawa ng iba nung sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos na hinubad, may hinubad ang Panginoon, na ang pagkaintindi ng iba, ang hinubad ng ating Panginoon ay pagka-Diyos. Kaya therefore, nang hinubad niya ang pagka-Diyos, he's no longer God, mga kapatid. So, here our clarifying question, alin po ba ang hinubad? Pagka-Diyos o anyong Diyos? Yan po ang bibigyan muna nating linaw para maging malinaw sa atin kung si Jesus po ba ay 100% na Diyos o 100% na tao, mga kapatid. Basahin po natin ang Philippians chapter 2 verses 6 hanggang 7. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, take note the word anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito. Ang alin ang hinubad? Yung anyong Diyos, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Malinaw, mga kapatid, na si Jesus, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, bagkos hinubad niya ito. Alin ang hinubad? Ang anyong Diyos. At nag-anyong alipin o nag-anyong tao, mga kapatid. Para lalong mas malinaw sa atin, let us read in King James Version, who being in the form, take note the word form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant. Take note, sinalangguhitan ko ang parehas na word form. I underline the word form.
and was made in the likeness of men. I would like to repeat it again, mga kapatid, to read it again. Who being in the form, take note the word form, I underlined the word form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form, I emphasize the word form and underline the word form of a servant and was made in the likeness of men. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hinubad ang form ng pagiging Diyos at kanyang isinuot o sabihin natin siya po ay nag-form ng isang alipin or tao, mga kapatid. Parang ganito lamang po para hindi po natin para hindi po tayo magulumihanan, mga kapatid, at mamimislead. Parang ganito po, mga kapatid, ang ating Panginoon, He was in the form of God. Si Jesus Christ, He was in the form of God and He took the form of man, mga kapatid. So para mas malinaw sa ating mga sumusubaybay, ay nagbigay ho tayo ng ilustrasyon. Again, si Jesus Christ ay ang sabi doon na hinubad niya ang form of God and He took the form of man, mga kapatid. So bago tayo magpatuloy, ay let us proceed sa tinatawag po nating clarifying question. Ano po ba ang anyo or form ng Diyos? Kasi ang wika, hindi ang pagka-Diyos ang hinubad, kundi ang hinubad yung anyo or yung form. So para mas malinaw sa ating mga sumusubaybay, ano po ba ang anyo or form ng Diyos? So let us read, mga kapatid, sa 1 Timothy 1:17 na ito po ang hinubad ng ating Panginoon. I would repeat, 1 Timothy 1:17, ito ang wika ng Biblia. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So dito sa talatang ating binabasa, if we speak about the form or pag pinag-uusapan natin, mga kapatid, ang anyo, ang anyo ho ng Diyos ay walang kamatayan at di nakikita. I would repeat sa ating mga sumusubaybay, ano po ba ang form or anyo ng Diyos? Ang anyo ng Diyos ay walang kamatayan, di nakikita. In English, mga kapatid, ay immortal and invisible. So ipakita natin uli ang ating ilustrasyon, mga kapatid, para mas lalo natin maunawaan. Si Jesus Christ, in the form of God, before He took the form of man, He was immortal and invisible. So yan po ang form of God, immortal and invisible. So ngayon, ang form of man naman ay mortal at visible. Kaya kung ating pong aaralan, mga kapatid, kung hinubad ng ating Panginoong Kristo ang form or anyo ng pagka-Diyos, mga kapatid, which ito po ay immortal at invisible, and He took the form of man, which mortal and visible, kaya nung siya po ay magtook ng form of man, siya po ay namatay at siya po ay nakita. Samantala, ang form ng Diyos ay immortal, hindi namamatay, invisible, hindi ho nakikita, mga kapatid. So, pagpatuloy po natin para mas lalo natin maintindihan. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, katunayan na sa katauhan ng ating Panginoong Kristo ay naroon po, mga kapatid, ang tinatawag nating divinity
at naroon rin po at the same time yung humanity. Ito po ang wika sa Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kaniya'y nananahan. Yung kaniya'y dyan, it refers to our Lord Jesus Christ. Sapagkat sa kaniya'y kay Hesukristo nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So, I emphasize the word pagka-Diyos at saka laman. So, ang pagka-Diyos at saka yung laman ay nariyan yan lahat sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Para po mas lalo natin mas maintindihan, mga kapatid, let us read in English, of course, in King James Version, Colossians chapter 2, verse 9, "For in Him," so Him refers to our Lord Jesus Christ, "For in Him, the Lord Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." Kaya yung Godhead, yung fullness of Godhead, which refers to divinity, and bodily, which refers to humanity. At uulitin ko sa ating mga sumusubaybay, sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, naroon po ang tinatawag natin, mga kapatid, na divinity, at naroon po ang tinatawag natin at the same time na unity. Kung atin po, mga kapatid, ililiteral, ito po ang ating ilustrasyon. Kaya sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, naroon ang divinity, 100% God, at naroon po yung humanity, 100% man, mga kapatid. Kaya pinapatunayan na ang Panginoon is not an ordinary man. Because sa kanyang pagkatao o sa kanyang katauhan, naroon po ang divinity at humanity. Kaya si Jesus Christ is 100% God and 100% man, mga kapatid. Ngayon, let us proceed muna sa tinatawag nating divinity. May katunayan po ba sa Bible ng si Jesus ay human when Jesus Christ was human? Ay nag-i-exist pa po ba ang kanyang divinity? Our answer, of course, is yes, brethren in Christ. Let us read sa ating punta tayo, Jesus Christ divinity. Para sa ating mga sumusubaybay, number one, siya ay nagpatawad. Mga kapatid, basa tayo ng scripture, bakit mayroon bang kinalaman ang pagpapatawad sa pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang divinity? Basa tayo ng scripture sa Mark chapter 2 verse 5 at ito ang wika ng Biblia. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Alam naman po natin ang story ng paralitik, mga kapatid. Sabi niya, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." So what do you think, brethren? Ang naging reaction ng mga Pharisees, mga Sadducees at mga scribes. Ito naman po ang wika sa Mark chapter 2 verse 7. "Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Kundi isa ang Diyos lamang." So, ang mga Pharisees, mga kapatid, ang mga Sadducees, even the scribes, knows na ang pwede lamang magpatawad, mga kapatid, ay ang Diyos. So kung ating pong ilologic, if Jesus Christ forgives sins, therefore, He was not just a mere human, kundi nag-i-exist ang kanyang divinity, mga kapatid. Dahil tulad ng sinasabi ko nga po, ang pagpapatawad
ang Diyos lang ang pwedeng gumawa yan at si Jesus ay nagpatawad. Therefore, si Jesus ay Diyos, mga kapatid. Logically, kapag marunong ho tayo sa luhika, mga kapatid. At dagdag pa ho ng ating Panginoon sa Mark chapter 2 verse 10, datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao, which refer to our Lord Jesus Christ, ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. Kaya mga kapatid, atin pong makikita na talagang diretsahan sinabi ni Jesus na ako ay may kapamahalaan bilang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan. So indirect, parang sinabi ni Jesus na ako ay Diyos dahil ako ang nagpapatawad ng mga kasalanan. Isa pa ho, mga kapatid, na katunayan ng divinity ng ating Panginoon. Number 2 is, siya ay nagpasamba, mga kapatid. Si Jesus Christ ay niluhuran, si Jesus Christ ay sinamba. Take note sa ating mga skeptic na mga nanunood, sa ating mga skeptic na mga sumusubaybay, ang sasabihin nila lumuhod lang. Hindi ho, kasi nung sinamba siya letra for letra binanggit ng Bible, hindi po sila sinaway ng Panginoon at hindi sila sinansala ng ating Panginoon. Let us read the scripture sa Matthew 28:9. Ito po ang wika sa Biblia. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Sa ating mga sumusubaybay, ang background po nito, when Jesus Christ resurrected from the dead on the first day of the week, mga kapatid, ay sinalubong niya ang mga alagad. At ang sabi ng Panginoon, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa. At malinaw, mga kapatid, sa scripture, at siya'y sinamba. Ngayon, kung ang pagsamba ay nauukol lamang sa Diyos at si Jesus ay sinamba ng mga alagad kasama po rito ang kanyang ina at iba pa hong mga kababaihan at hindi sila sinaway at hindi sila sinansala ng ating Panginoon. Therefore, inaangkin ni Jesus na siya ay Diyos kasi hindi naman pwede na magkukontradict, mga kapatid, ang kanyang turo. Dahil binanggit niya po ito, mga kapatid, when he was tempted by the devil, ito po ang kanyang sinabi sa Matthew 4:10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, alam ni Jesus na ang pagsamba ay nauukol lamang sa Diyos, mga kapatid. At ang Diyos lamang ang dapat sambahin, ang wika ni Jesus. Kaya kung si Jesus ay hindi Diyos at siya ay niluhuran at sinamba ng mga alagad at ibang mga kababaihan kasama ng kanyang ina na si Maria, dapat sinaway sila at sinansala sila ng ating Panginoon. Subalit, tulad ng sinasabi ko, hindi ho sila sinaway ng ating Panginoon at hindi po sila sinansala ng ating Panginoon. Jesus Christ accepted their worship because indirectly, si Jesus talaga ay sinasabi niyang siya po talaga ay Diyos. Logically lang, mga kapatid, buksan lang po natin ang ating mga kaisipan sa ating mga sumusubaybay. At pangatlo, nakatunayan, Jesus Christ, divinity, brethren, siya ay naghihimala. Tandaan po natin na kung ang mga prophets ay gumagawa ng himala,
it's not because of them, but because of God. Kung ang mga apostol ay naghihimala, it's not because of them, but because of God. Kasi ang realidad behind the miracles, signs, and wonders, Diyos lamang po ang pepeding gumawa ng himala, mga kapatid. Uulitin ko, ang mga propeta sa lumang tipan, kinasangkapan lamang sila ng Diyos, pero ang realidad, ang Diyos ang naghihimala. Sa bagong tipan, ang mga apostol ay kinasangkapan din lang sila ng Diyos. Ang realidad, ang Diyos ang naghihimala, mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin ang scriptures kung bakit ang paggawa ni Jesus ng himala ay pagpapatunay na siya ay Diyos. Ito po ang wika sa Luke 8:25. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang iyong pananampalataya? At palibhasay, nangatakot, sila'y nagsisipang gilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-uutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila? Even, mga kapatid, the 12 disciples, when they were in the boat, mga kapatid, at alam naman po natin ang istorya, nabutan sila ho ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat at kanilang ginising si Jesus at sinaway ni Jesus ang unos, sinaway ni Jesus ang alon, sinaway ni Jesus ang bagyo, sinaway ni Jesus ang hangin, mga kapatid, at ito ay tumalima sa kanila. Ito ang naging tanong ng mga alagad, sino nga ito, mga kapatid? Sino ang tao, kung tao lang si Jesus, ang makapagpapatigil ng bagyo? Si Jesus ay hindi lamang siya tao dahil maging ang bagyo ay sumusunod sa kanya, mga kapatid. Maging ang hangin, maging ang dagat, ang kalikasan, mga kapatid, ay sumusunod sa kanya. Kaya ang tanong ng mga alagad, sino nga ito, mga kapatid? Kaya when they were in the, sabihin natin, nung nasila po ay nasa ibabaw ng bundok, ito po ang wika sa Mateo 16:15-17, Tagalog ang Biblia. Kaniyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Nagtatanong ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. Ang Kristo means anointed one. Ang anak ng Diyos na buhay. Take note the word, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya parang ang logic lang, kung ang Ama na nasa langit ay Diyos, so therefore, ang anak ng Diyos ay Diyos. At dito, mga kapatid, malinaw din po na sinabi ng ating Panginoon na itong kapahayagan na anak ng Diyos, ito po ay revelation o ipinahayag ng Ama kay Simon Pedro or kay Simon Barjonas. Kaya, mga kapatid, si Jesus hindi lamang siya tao, kundi siya po ay anak ng Diyos. Kaya minsan nakakatuwa ang ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya. Naniniwala ho sila na ang anak ng tao ay tao. Naniniwala sila na ang anak ng pusa ay pusa. Naniniwala sila na ang anak ng aso ay aso. Naniniwala sila na ang anak ng baka ay baka. Subalit, hindi nila pinaniniwalaan na ang anak ng Diyos ay Diyos. So dito malinaw na kaya po siya tinatalima ng hangin o ng kalikasan dahil hindi lamang siya natural na tao kundi siya po ay anak ng Diyos, mga kapatid. At dagdag pa ho, Jesus Christ divinity, pangatlo, siya ay nakikipantay sa Diyos. Tandaan po natin, direct na ipinahayag ito ng ating Panginoon at siya ay nakipantay
sa Diyos, mga kapatid, nung kanyang sabihin sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. So, maliwanag mga kapatid at malinaw ito na ang Panginoong Jesus ay nakikipantay sa Ama, mga kapatid, o sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang pagbasa, mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinalungguhitan ko po ang tao at Diyos because tulad ng ating sagot, si Jesus Christ is 100% God, 100% na tao, mga kapatid. Ngayon, makikita po natin when Jesus Christ, nang sinabi niya, I and my Father are one, He was referring and nakikipantay po siya sa Diyos, mga kapatid. He was referring sa deity, mga kapatid, or tinatawag nating divinity. Ngayon, mga kapatid, dagdag pa ho natin sa John 10:36 sa ating pagbasa, sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, which referred to our Lord Jesus Christ, pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, si Jesus Christ po ang nagsasalita, sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. So, direct claim ng ating Panginoon na inangkin niya, mga kapatid, na siya ay anak ho ng Diyos. Kaya maliwanag, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay nakikipantay sa ating Panginoon. Gamitin lang po natin ang ating common sense, brethren, at maunawaan po natin ang ating tinatalakay. And then, pang-apat, siya ay nagmula sa walang pasimula. In English, from everlasting or eternity, brethren in Christ. Kasi ang sabi po ng Bible, sa Micah 5:2, Tagalog ang Biblia, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Malinaw naman po, mga kapatid, na ang propesiyang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo at ito ay natupad nang maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na ang kanyang pinagmulan at ang kanyang pinagbuhatan mula ng walang hanggan. Let us read in English King James Version, Micah chapter 5, verse 2. But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Wala pong tao, mga kapatid, na makapag-claim na siya po ay walang, siya po ay nagmula, at siya po ay nanggaling, at siya po ay nagbuhat mula sa walang pasimula. Kasi ang totoo, mga kapatid, si Jesus Christ, he was not just a mere human, brethren, he was also God. Because he came from everlasting, he came from eternity, brethren, in Christ. Kaya, yun po ang nagpapatunay ng sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, he was a 100% God, mga kapatid. And let us proceed sa isa pa hong aspeto ng ating Panginoon, yung kanyang humanity.
Dahil ang iba, tulad ng sinasabi ko kanina, naging dogmatic sila dito, naging bias sila dito, mga kapatid, na si Kristo talaga ay tao lang, hindi nila pinaniniwala ang Diyos, mga kapatid. Iyon po ay para bang naging ano tayo doon. Subalit, ating pong tandaan na bilang tao, mga kapatid, bilang 100% na tao, si Jesus Christ ay namatay. Siya ay namatay. Basa po tayo ng Scriptures. Sa Mateo 26:38, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. So binabanggit ni Jesus ang kanyang kaluluwa ay namamanglaw dahil siya po ay haharap ng kamatayan, and it so happened nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa Luke 23:46, at si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubiling ko ang aking espiritu, at pagkasabi niya ay nalagot ang hininga. Kaya dito mga kapatid, makikita po natin na ang Panginoon ay namatay o nalagutan ng hininga. Pangalawa, mga kapatid, siya ay nagutom. Kaya pagka nababanggit sa Bible na si Jesus ay nagutom, it refers to his humanity, not to his divinity, brethren. Ito naman po ang sabi sa Matthew 4:2, at nang siya'y makapag-ayo nung 40 araw at 40 gabi, sa wakas, nagutom siya. So si Jesus, as 100% human, siya po ay nagutom. Jesus Christ, humanity, number 3, siya ay napagod. Bilang tao, siya po ay napagod. Sabi ng John 14:6, at naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon, mag-iika-anim na nga ang oras. Kaya si Jesus Christ, bilang 100% human, siya po ay napagod. Pang-apat, siya ay nauhaw, mga kapatid. According to John 4:7, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kaniya'y sinabi ni Jesus, painumin mo ako. At dagdag pa ho na talata, mga kapatid, sa John 19:28, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Kaya ang ating Panginoong Kristo bilang 100% human, siya po, mga kapatid, ay nauhaw. At panglima, siya ay natulog. Dahil, again, he was 100% human. At ito po ang wika, mga kapatid, sa Biblia, sa Matthew 8:24. At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon, datapwat siya'y natutulog. Kaya bilang ang ating Panginoong Kristo, 100% human, siya po ay natulog, mga kapatid. At pang-anim, siya ay nanangis. According to John 11:33-35, nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Kaya si Jesus din po ay umiiyak dahil, mga kapatid, he was 100% human. And then, pangpito, siya ay nagmahal.
Si Jesus din ay nagmahal bilang tao, mga kapatid, sa John 11:36, ito po ang wika ng Biblia. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kaniya. So, Jesus showed His love as 100% human. And then next, mga kapatid, pangwalo, siya ay nahabag. Because according to the Bible, mga kapatid, sa Matthew 9:36, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. So si Jesus din, as 100% human, siya po ay nahabag, mga kapatid. And pangsiyam, siya ay nagalit. Ito po ang wika naman sa Biblia sa John chapter 2, 14 hanggang 16. At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. So this point of time, ang ating Panginoong Kristo bilang 100% human, siya rin po ay nagalit. And of course, pang-10, siya ay nanalangin. Ito po ang wika sa Biblia, mga kapatid, sa Hebrews 5:7, na siya sa mga araw ng kanyang laman, nung siya po ay tao, ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Kaya dito, mga kapatid, ay ating pong makikita ng ating Panginoon ay nanalangin. Pang-11, siya ay nagtrabaho. Bakit po? Ito po ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Mark chapter 6 verse 3, hindi baga ito ang anluwagi. Anluwagi means ito po ay karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon. At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya ay kinatitisuran nila? So, of course, bilang anluwagi or karpentero, he work, mga kapatid, bilang 100% human. And last, mga kapatid, siya ay nagtagumpay. At basa ho tayo, ito po ang wika sa Hebrews chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. So Jesus Christ, He was tempted in all kind of temptations, but He never sinned. He never failed, brethren. He overcame all of the temptations. So bilang 100% na tao, siya po ay nagtagumpay sa lahat po ng uri ng tukso. Again, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay narito sa lupa, siya po, mga kapatid, ay ang kanyang katauhan ay binubuo po ng divinity and humanity. Kaya yung ating sagot, Jesus Christ ay siya po ay 100% God at siya po ay 100% man with divinity and humanity.
Kaya kapag siya po, mga kapatid, ay nagugutom, nasa kanyang humanity siya. Kapag siya naman po ay nagpapatawad, nasa divinity siya. So, itong kanyang katangian, mga kapatid, or kalikasan, ito po ay parang sabihin natin, mga kapatid, ay nagpapalitan, mga kapatid. Kaya madali natin maunawaan ngayon ng scripture, kapag may kinalaman sa humanity, mga kapatid, dahil siya ay human. Kapag may kinalaman sa divinity, dahil siya po ay Diyos, mga kapatid. I hope na atin pong nabigyang linaw ang katanungan na ito, mga kapatid, paano si Jesus naging 100% na Diyos at 100% na tao, mga kapatid. Again, dahil ang kanyang hinubad lamang naman po ay form or tinatawag po natin, mga kapatid, na anyo, so naandun pa rin ang kanyang pagka-Diyos nung siya po ay magtook ng tinatawag natin form of man, mga kapatid. Kaya when Jesus Christ, nung siya po ay narito sa lupa, He was 100% God, He was also a 100% man, brethren in Christ. Muli, sana'y napagpala po tayo ng ating pong tinalakay sa hapong ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and God bless us.